Ito ay very, very good news. Very good news. Oo, palakpak mo. Direk. Sus. In less than one month, may good news tayo. Kasi na-airy mo to. Sobrang good news. Sobrang good news. Kasi idol, na-airy mo pala to sa Aksyon sa Tanghali noong March 27. Eh, March ano ngayon, 26. In less than, tama, one month, andito siya. Very good news ito. Ang kwento dito ay si ma'am na magkwento. Oo. Kasi pero at that time ata, si Mr. ang lumapit. Ang lumapit sa atin dito para matulungan siya at maiparating yung kanyang problema, ang kanyang minamahal na Mr. Oo. At si Ma'am Telma ang OFW. Si Mr. Anthony Latosa. Ma'am, ikwento niyo po dun sa mga hindi pa nakapanood. Okay. So, unang paglapit ni Mr. tungkol sa inyong problema. Sir, good afternoon po. Bali po kasi nung... Ano ba yan? Yes, ma'am. March 12 po nangyari yung insidente. Opo. Then, tinext ko na po yung family ko about dun sa insidente. Opo. Then, yun nga yung complaint ko po na yung amo ko, yung employer kong lalaki is nagpapasa sa akin ng mga malalaswang video. And then, sinumbong ko dun sa asawa niya. Hindi, una sinumbong mo ata sa mga taga-polo. Sa polo po, sir. Nanghingi po ako ng advice sa polo, right, kung anong gagawin ko. And then, sabi po, sabihin ko po dun sa madam ko. Okay. Then, sinabi ko naman po, ang nangyari po nung gabi, nag-usap na silang mag-asawa, parang binaliktad po ako nung employer kong lalaki na ako daw po yung may gusto dun sa video. Binaliktad? Hindi ikaw pininiwalaan? Pininiwalaan yung mister? Opo. Nung una po, nung umaga po, okay pa. Naniwala naman po siya. Kasi dun sa, pinakita ko po yung gadget ko na nandun naman po yung number nung asawa niya. Mm. Then nung gabi po, parang nabaliktad na po yung scenario. Okay, ikaw nang pinag-initan. Ganun naman talaga ang kultura nila. Ayaw nila maniwala sa mga foreigners, especially sa atin na nagtatrabaho doon, papaniwalaan nila. Yung mga kalahi lang nila, lalo kalahi, asawa. Lalo, asawa. So, in short, pinagmamalupitan na siya, kinalatkad pa nga siya noon, ano, hanggang sa magsumbong si Mr. tungkol dyan. At na-arrest ko na natin. Ito ngayon, kaya hindi natin nasundo sa airport ay dahil Rema. Si Rema magpapaliwanag. Si Rema Anwar. Rema Anwar. Okay. Rema, bakit hindi natin nasundo si Ma'am Telma? Yes po, hindi po natin nasundo si Ma'am Telma. Gawa ng biglaan po yung pag-uwi niya. Okay. Opo, kasi hindi rin po niya na-advise si Mr. and also her family at saka relatives po. Ba't ayaw niya i-advise si Mr.? Sabihin meron po silang tampuhan ni Mr. Ayon po kay Mr. tumawag ho sa akin na kaya daw hindi niya nasundo, hindi din ho niya alam na dumiretso na pala si Mrs. Latosa doon sa kanyang magulang. Kaya ayaw niya, hindi niya sinabi sa atin para hindi siya masundo ni Mr. Kasi kaya hindi rin alam ni Mr. Kaya hindi rin natin. Hindi, sir. Kasi pag susunduin natin siya, kasama si Mr. Yes, sir, kasi po, ito, bali, ito, yung ticket ko po talaga, yung arrival ko po talaga is April 13. Kasi po, inatid po ako ni employer sa polo. Settled na po lahat. Ang flight ko po talaga is April 13. Nung nasa airport na po ako, na-cancel po yung flight ko. Bali po, tinanong ko po, bayad naman po siya. Nerepan po ni employer yung ticket ko. Okay. Anyway, ma'am, okay naman. Ang importante, ma'am, kayo ay nakauwi na rito. Ngayon, meron tayong konting problema rito. Uy, meron problema pa. Akala ko kasi, ba, ayos na. Kasi, ayos na yung problema ni ma'am. Ayos na. Then good news na yan. Good news na. Eh, si Mr. siyempre malungkot. Kaya nga. Papasukin na natin si Mr. Papasukin. Ayan. Oh! Uy, andito si Mr. Ayan si yun Mr. naman pala. Oh! Palakpak. Ayan. At si Mr. ang lumapit dito, yes, para ipaalala lang natin, para kay Mrs. yung ginawa niya. Kanina pa si Sir doon, kinakabanin, nervyos, maluhaluwa siya. Oh, Sir, si Ma'am naman natatawa. Oh. Doctor, na-surprise ka ba, Mrs.? Hindi, alam naman niya nandito si Mr. Sir, anong gusto mo sabihin kay Ma'am? Mahal, sorry sa lahat ang magkukulang. Patawarin mo ako, mahal na mahal kita. I love you so much. Wow. Ang ganda yun ah. Nakakilig yun. Ma'am, anong sasagot mo kay Mr.? Teka muna, bakit nagalit sa iyo si Mrs.? Ano ba? Bakit may ginawang kasalanan na Sir Anthony? Wala po, sir. Oh, eh bakit magagalit sa iyo? Hindi naman magagalit yung mga babae, yung mga Mrs. kung walang ginagawang kalokohan si Mr. Opo. Nagulat ang alam po ko nung sinabi niyang hindi niya na ako mahal. Ha? Hindi ka na mahal ni Mrs. Baka nagbibiro lang at gusto ko lang surpresahin.
Ma'am Delma, bakit galit ka kay Mister? Ano bang ginawang kasalanan nito? Personal na kasi, sir. Meron ba siyang ginawang masama? Kasi tinanong kanina, in-interview ko siya, sabi ko, ikaw ba ay babaero? Hindi. Ikaw ba ay sugarol? Hindi. Ikaw ba ay lasinggero? Hindi. Ikaw ba ay addict? Hindi. Puro hindi. Oh. Ano? Personal na, sir. Parang family problem na, sir. Hindi ho ba pwede kayong pag-ayosin? Ba't niyo po sabihin sa kanya para maging fair naman ho kayo sa kanya kasi hindi niya talaga alam. Kaya nga sabi ko, sir, gusto ko pong mabuo ang pamilya namin. Ayokong magkaiwalay kami. Nilapit ko na rin po sa magulang niya. Mag-uusap po kami ng magulang niya. Dahil ayaw rin po ng magulang niya na hiwalay kami, sir. Ah, maging yung magulang niya ayaw maghiwalay kayo. Pero anong dahilan, Sir Anthony, sa palagay mo kung bakit galit sa iyo si Mrs.? Siguro, sir, minsan medyo nagiging mayite ng ulo ko. Ah, ayun lang. Pero yun ang hindi ko natanong. Baka sinasaktan mo si Mrs. Binugugog mo. Hindi po. Oh, lahil lang mayinit ang ulo mo. Minsan po, pagod sa trabaho, kaya minsan nagiging mayinit ang ulo, sir. Baka nilulustay mo yung mga pera niya na pinapadala rito. Kasi, oh, natawa siya. Oh, natawa. Oh, ang nangyari, sir, sa totoo lang po, yung sahod ko, hindi ko po talaga naibibigay sa kanya. Ako po ang may hawak, sir. Sahod mo, hawak ako mo? Po. Tapos? Hindi pero, mo hindi po na, yung buo, hindi po. Pero nagbibigay po ako ng budget, allowance, pang araw-araw. So, ano talagang pinakaugat ng pagkagalit, Mrs., na dahil mainit yung ulo mo, yun lang? Siguro po, sir. Po. Kaya nga sabi ko, magbabago po ako. Ayan, magiging ka na, sorry. Mahal, sorry sa lahat mga pagkukulang. Pagkakamali ko sa iyo. Ayokong magkaiwalay tayo at gusto ko buo ang pamilya natin. Okay. Ma'am. Pag-usapan na po kasi namin yan. Pinaintindi ko naman po sa kanya kung bakit. Ayaw na po sa kanya? Personal na kasi, sir. Family problem na lang po. Ibig sabihin, wala, split na kayo. Ganun po? Yes, sir. Pero siya ho, gusto niya alang-alang. Ilan po anak nyo? Dalawa pong babae, sir. Ilan taon? Isa pong 13 tsaka po 8. Ma'am, 13 tsaka 8. Gusto niya makipagbati pa, dahil doon sa dalawang anak nyo. Kung ang dahilan po ay siya mainitin ng ulo, baka pwede naman ho magawa ng adjustment yon. Kaya maikorek yun. Maliban na lang kung siya ay nambubugbog o siya ay addict. Ibang usapan yun o babaero. Medyo mahirap magamot yun. Pero kung yung mainitin lang siyang ulo at kung minsan hindi nag-intrega ng tamang pera, yun po'y madalang magawa ng remedyo. Yun po'y nakukure, nagagamot. Alam niyo naman, sir, yung pinakang ano ng problema. Kaya lang, nasa sa kanya na po yun. Basta nag-usap na po kami. May kinalaman mo ba sa kanyang pagiging babaero? Hindi naman po. Kung dun po yung basihan, wala naman po ng problema. Pero kasi sir, talagang as in family, ano natin, sir. Personal na talaga. Personal? Malalim? Oh. Parang ganun, sir. Sir. Kaya nga, sir, mag-uusap po kami ng family ko tsaka family niya. Pero yung, pero peres niya, gustong buo kayo? Opo. Sinabi, nakausap ko po kagabi yung binako pong babae. Ayaw niya pong magkahiwalay kami. Gusto niya po. Pwede ba natin tawagan yung ano parents? May hirapan pong... Tawagan natin. Wala ba talagang chance? Tawagan ngayon natin parents ni... Nag-usap na po kami, sir. Ma'am, wala talagang chance? Ang hirap na kasi, sir. Ang dami kasing nangyari na. Gaano kahirap ang mahirap? Personal. Ayoko naman kasing i-televise. Okay, sige personal po, talaga, po. Sir. Yung ano. Pero hindi na ako kayang gamutin yun. Yung... malalim na sir, for 8 years ko pong hinintay na mabago. Pero wala, sir, eh. Ako. 8 years daw, Sir Anthony. Kung nga naman, kung paulit-ulit na lang, hindi namin alam kung ano yung problema ng malalim na personal. Kung paulit-ulit na lang, binigyan ka pala ng chance, 1 year, 2 years, 3 years, 8 years, aba, eh, kahit sino naman siguro ng tao, Sir Anthony, matindi yun. 8 years. Pero hindi nang bababa, eh. Hindi nang bubugbog, hindi addict. Hindi, pero hindi natin alam kung ano kaya yung nga, hindi ka talaga natin ano yung malalim alam, na personal na problema. Sir Anthony,
alam mo yung kung ano yung malalim na problema na 8 years ka na pinagbibigyan at ayaw mong magbago pa ulit-ulit. Kasi may nabanggit siya sa akin, sir. Yung halimbawa po, may inutos siya, hindi ko nasunod. Pero sa partido namin, hindi, sir, yun ang nabanggit niya dati. Ano ba yung 8 years na yon na paulit-ulit na lang na ayaw mong baguhin? Yun ang hindi ko po alam sa sinasabi niya. Pero hindi ka nananakit? Hindi po, sir. Hindi ka addict? Hindi po. Hindi ka na mababae? Wala po, sir. Kasi siya nagsabi. So meron isang ugali mo na hindi mo kayang baguhin for 8 years. Ano yun sa palagay mo? Imposible. Sir, kasi sinabi niya 8 years na, sir. Hindi mo rin binabago at paulit-ulit na lang. Ano yun? Eh, hindi ko alam sa kanya, sir. Sabi ko nga, baka yung mainitin lang ang ulo ko sa pagod sa trabaho. 8 years. Mainitin ang ulo. Hindi naman sa araw-araw ganun, sir. Minumura mo ba siya? Hindi po. Siguro, sir, napapataas lang ang boses. Pero yung mumurahin, hindi po. So, hindi mo alam ano yung for the past 8 years na pinagbibigyan ka lang niya at gusto niyang baguhin mo na hindi mo binabago. Hindi mo alam kung ano yon. Imposible, sir, hindi mo alam kaya, yun, sir. Galing nga lang po siguro, sir, inang-inano niya na magiging mainitin ng ulo ko. Ayon. Pero hindi po araw-araw yon, sir. Hindi ka naman nananakit? Hindi po talaga, sir. Hindi mo siya minumura? Hindi po. So, walang verbal abuse? Walang physical abuse? Wala po. Mainitin ang ulo mo? Yun lang gusto niya baguhin mo for 8 years, hindi mo bago-bago, ayon niya sa'yo. Ma'am, sorry ha, ligaw kami lahat dito po. Although we're not gonna push kung ano yung personal family problem na sinasabi nyo sa kanya. Pero it's not fair to him na pati siya eh bulag doon sa sinasabi ninyo dahil hindi naman po pala siya doon sa nabanggit mo. Hindi siya umiinom, hindi siya nagrilyo, hindi siya wala siyang bisyo. Inamin mo naman siya, wala siyang babae. At hindi kanya sinasaktan. Wala naman verbal abuse. Inamin niya wala namang economic abuse or kung yun lang daw maintay ang ulo niya. Oo. Eh nagsumpaan kayo eh, 'di ba? For richer or for poorer. Exactly. Oh. Oo. Ma'am, through thick and thin. Kung yun lang init ng ulo. Parang maandadi ko, ma'am, mainitin ang ulo until the day he died. My mom was besides my dad. Hindi niya iniwan yung daddy ko. Yung daddy ko po mainitin ang ulo. Alam niya po yun, sir. Sinabi ko naman po sa kanya lahat. Ma'am Carmelita, magandang hapon po. Oh, magandang hapon din po. Ma'am, andito po si Thelma at saka si Anthony. Oo. Pinagbabati po namin sila kasi umaayaw na po si Thelma. Opo. Eh, kayo raw ho, boto kayo na wag ho sila magkahiwalay. Eh, ako din po mangyari yun. Ngayon ko lang nalaman na pagdating niya. Eh, hindi niyo ba magawa ng paraan na makumbinsi po itong si Thelma na magbago ng isip at alang-alang po sa dalawa nilang anak, sa dalawa niyong apo, magkabalikan na lang sila at kalimutan ako kung ano yung mga samaan nila ng loob. Mahina ang signal. Ma'am, hindi niyo ba pwedeng kumbinsin si Thelma na huwag na pong iwanan si Anthony? Eh, ayoko nga pong mangyari yung ganun. Anong sa palagay niyo po, Ma'am Carmelita, Nanay Carmelita, bakit ho? Eh, si Thelma, ayaw na po kay Anthony. Ano sa palagay niyo, ma'am? Abi, hindi ko man din po alam ang dahilan. Wala bang sinasabi sa iyo si Thelma? Ay, basta sabi ay ayaw niyang umuwi na dun sa kanilang bahay. Yun lang. Wala ko siyang binibigyan na dahilan sa iyo? Wala ko siyang nababanggit sa inyo? Ay, yung pong ano, nabanggit niya nung hindi pa siya nadating, ay parang may narinig siyang hindi maganda doon sa kapatid ng asawa niya. Kapatid ni Anthony? Oo, ay hindi ko lang alam kung ano yun. Wala. Ano raw po yun? Hindi nyo alam? Ay, masama daw pong salita. Parang ganun. Ah, salita. Oo. Uh-huh. Okay. Ay, baka nga po magagawan mo ng paraan. Ito nga po ginagawa. Na huwag maging hiwalay. Nay, gusto niyo kausapin si Thelma? Nakikinig po siya ngayon? Oo. Sige, kausapin niyo po, Nay. Oo. Sige po. Oo. Thelma, gusto niyo kausapin niyo? Ima. Uy, ano na naman yung inyong yaan? Sabi mo ko dito kay Anthony, nag-usap na naman kami eh. Sabi, hindi kayo mag-usap ng maganda. Nag-usap na kami yan kagabi. Ano? Eh, pag-usapan na namin niya kagabi. Tagal-tagal ko na sinasabi sa kanya. Eh, hindi ba? Sabi, nag-usap na kayo. Ay, namag pa. Mag-usap tayo ng maganda.
Di bali po na, iuwi po kami ng Friday ng gabi dyan. Oo. Para makausap ko po rin kayo. Oh, bait na, magbasa ka. Sige. Nay, salamat po, Nay Carmelita, ha? Opo. Magandang hapon po, Nanay. God bless po, Nay. Oo, sana po magagawaan mo ng paraan yung mga yan. Opo, Nay. Salamat po, Nay, ha? Salamat din po ng marami. Okay. Anong napag-usapan nyo, Anthony? Sabi niya, nag-usap na rin kayo. Ano ba yung napag-usapan nyo? Baka meron kang tinatago. Sir, di ba yan, sinabi niya rin sa akin, ang pag-usapan na lang natin para sa bata. Ano nga po yun? Ang sabi niya, na, nung last year, nung bago kami mag-anniversary, October, nagising na lang siya isang araw, hindi niya na ako mahal. Wow. Wow. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, kung kailan tayo mag-anniversary. Ano sabi niya? Ay, oo nga pala. Pero nagising na ako, hindi na kita mahal. Nung nasa abroad na siya, sir. Kasi umalis po siya, March 4. Birthday po ng panganay namin. Okay. Siya rin po, hindi ko rin po siya na... Pumunta po kami doon, March 3. Pero nung araw po ng flight niya, hindi ko po siya naihatid sa airport. Kasi naghatid na rin po noon, yung agency. So, wala ko kayo na pag-usapan na... hindi po namin alam na hindi namin dapat malaman. Kagalangin po namin yun kung hindi namin kailang malaman. Kasi sabi niya, nag-usap na rin kayo, napag-usapan nyo na kung ano yung problema. Walang ganun na malalim na problema na alam ka. Wala sir eh. Pero may binanggit sa akin kagabi. Na may boyfriend siya. Hindi ko lang alam kung totoo sir. Ah, may binanggit siya na may boyfriend siya. Oo. Oh. Sinabi ko na sa iyan. May third party pala. Hindi ko rin alam sir kung tunay. Totoo. Ah, so hindi kanya mahal dahil meron siyang boyfriend, ha? Hindi ko, sinabi niya lang sa akin yun, tsaka dati, nung nandun siya. Hindi ko alam, pero hindi ako naniniwala. Okay. Sana hindi totoo, sir. Okay. So, kaya hindi kanya na mahal dahil meron siyang boyfriend. Nabanggit niya sa akin, kagabi rin, sir. Kasi nawakong ko kami niya kagabi, nahingi talaga ako ng sorry. Ba't kahingi ng sorry kung walang kasalanan? Dapat di kahingi ng sorry kung walang kasalanan. Kung, kaya sabi ko, sir, kung ano mga pagkukulang ko, sir, huwag mo sisihin sarili mo. It's not good. It's not healthy. It's not fair. Asking for sorry, forgiveness, na wala kang kasalanan. In fact, siya pa nagsabi sa'yo na meron siyang boyfriend, di ka na niya mahal. And then you will ask forgiveness for whatever things that you have done? Mali. Wrong, unfair po sa inyo yan. Sorry, sir. Patas ako dito. Ma'am, sorry. Hindi ka dapat humingi ng sorry. Kasi kung meron mang humingi ng sorry doon, siya. Dapat siya magpaliwanag. Bakit siya nag-boyfriend? Kasi ang ginawa ni sir, ina-assume na agad, meron siguro akong nagawang malalim na kasalanan, kaya nag-boyfriend to. Kaya siya nag-apologize, right? Wrong. Wrong, sir. Kung meron man dapat mag-apologize, magpaliwanag pala si Mrs. Dapat, ma'am, kayo magpaliwanag kung bakit ka nag-boyfriend. Sir, yung pinakang... Ayoko... Sabi ko, nag-usap na tayo, di ba? Sinabi ko, siguro, sir. Yung family po nila talaga, sir, ang problema ko. May utang, sir, may utang. Ito, may utang kami. Lahat naman tao nagkakaroon ng utang eh. Ay, utang? Na hindi binabayaran? Kasi nangyayari, baka, nabanggit niya rin sa akin, pagka utang mo, hati tayo. Pero pagka utang ko, ako lang babayad. Wala ko sinasabing ganun, sir. Kaya sabi ko, tatanggapin lahat yung ano sasabihin mo, pero wala ko sasabihin sa'yo. Isa lang sabihin sa'yo, mahal na mahal kita. Pera ang problema, ma'am? Personal, sir, yung family, kung may gusto niyan, yung family po niya talaga, sir, ang problema. Nakikisama naman, sir, ako kasi noon po kasi dati nakatira kami sa kanila. Yung pinakang, dati, nawalan po kasi siya ng work. Tapos, nag-aaral din po kasi ako. Sabay po, nag-aaral ako, din nag-work. Din, napa-abroad nga po ako. Malayo sa course ko, sir. Kasi pinilit ko kasi nga, ano na yung family niya. Nakatapos po kasi ako, sir, ng education. Tapos, hindi ko siya na-pursue kasi nahihirapan ko kung pagsabihin yung work ko at pagre-review. Kasi hindi niya, sir, ako tinutulungan. Sabi ko, help mo naman ako kasi nga nagre-review. Nagkumukuha po ako ng let. Ano problema po sa family niya, ma'am? Yung mama niya po kasi tsaka yung mga kapatid niya. Sa mama ko naman po, sir, masyadong totoo. Madaldal lang. Mabubunga nga nanay ko, sir. Ay, yun lang. Pero hindi naman laging ganun ang inaano sa kanya. Yun lang, sir. Kasi hindi mo pala sinasabi yun. Ikaw pala, sir. Eh. Oh, sir. Yung bunso namin, nung buntis pa ako sa bunso namin, gusto niyang ipalaglag yung baby ko. Walang sinasabing ganyan. Ginawa din yan sa kay Ate Bec.
Parang hindi ko po inilabas. Yung mama niya po, ginawa din po yan. Hindi, tanungin mo si kuya. Walang sinasabi. Kinimkim ko po yan, sir. Pinalipas ko lahat ng bakit ganyang po, bagay. Ba't gustong palaglag nung... Kaya nga gusto buntis pa lang po ako, sir, nung doon sa ano. Eh, siguro po nahihirapan kasi nga wala akong permanente trabaho tapos wala pa din po siya. Nagkwentuhan po kami, hindi lang pala sa akin ginawa. Ginawa din po niya doon sa asawa nung panganay nila. Ah, so ibig sabihin nagkikilang palagi yung biyenan nyo? Hindi, kaya nga po sir, ginagalang ko naman po sila. Kaya po sir, ayokong ilabas ng ganito. Pero pinapalabas kasi parang one-sided lang. Okay. Then one time po, nung, kasi po sir, may mga thesis sa pag-graduating po, ang hirap. Wala pa po kaming computer. Sabi ko, baka naman, ano, tulungan mo, loan muna tayo ng computer. Hindi naman po ako nahiling nang hindi niya kayang ibigay. Kaya naman po niya, sabi ko, kasi 5,000 yung ano, sabi ko bili, kasi nahihirapan ako kasi inaabot po ako ng 11 to 1 o'clock sa pagko-computer kasi kagagawa po ng mga narrative at thesis. One time po nagpasundo ako sa kanya, sunduin mo ako kasi gabi na. Ayaw niya po. Sabi niya po, masakit yung ulo niya, muntikan pa po akong ma-rape. Pero walang binanggit sa akin na muntikan siya ma-rape. Sir, kung nabanggit niya, maaari, na-blatter ko kagad sa barangay. Hindi niya po ako sinundo kasi sabi niya sa akin, masakit yung ulo niya. Wala po na maraming beses pong nangyari yon. Sabi ko, pakisundo naman ako kasi ang dami kong ginagawa, gagabihin ako ng way. Hindi niya po ako sinusundo. Tapos nalalaman ko, hatid mo si ganyan sa bahay nila kasi gagabi natatakot. Yung ibang tao po niya na iihahatid niya, samantalang ako na asawa niya, hindi. Nako, sir. Yun nga sir, personal na di ba? Family problem may, na. May dahilan nga sir, may pinaghuhugutan. May problema ka pala sir na malalim. Hindi ka nananakit pero yung kumbaga, kaya nga, sir, wala kang pagpapakitang concern. Tapos nalaman ko po nung nasa abroad ako, kuwento sa akin ng sabi niya, kuwento pa po ng yung friend ko po at saka yung kapatid niya is magkakilala. Ang sabi po sa akin, naku, matagal na naman ng lalaki yan, matagal ko na nakikitang may kasamang lalaki, which is wala naman po akong ginagawa kasi nga 4-5-6 years po akong nag-aaral. Tapos nalalaman ko, sabi nung kapatid niya, na nanlalalaki. Hindi mo po yung term na nanlalalaki. Nakikita daw niya po ako malimit, may kasamang lalaki. Hindi. Ngayon, ganito na lang. Kung maghiwalay na lang, magkasama ba kayo sa family? Sa... Ngayon, kagabi po, umuwi siya sa bahay. Hindi, nakikita na ka ba? Sa amin po, sir. Sa bahay? Nakabukod po kami sa nanay ko. Magkalapit lang kami ng bahay ng nanay ko, sir. Pwede ba kayong tumira sa malayo-malayo? Ginawa ko na po yan. 3 years pa lang po kami o 4 years, niyakad ko po siyang lumipat ng ibang bahay. Ayaw niya pong iwanan yung parents niya kasi hindi po kasi marunong ano. Okay, and then, may suggestion po ako. Ito, Anthony, kung talagang ayaw mo mawala sa'yo si Telma, willing ka bang lumayo as in malayong malayo sa parents mo? Yes or no lang po? Yes sir. Okay. Para sa kanya, mabuo kami. Good. Ma'am, lalayo na raw kayo, as in malayong malayo. Kung saan gusto ni ma'am? Sige po, sir. Kung saan lugar gusto niya? Opo. Ma'am, problem solved. And, hindi ka na magiging pabaya. Ibig sabihin, magpapakita ka ng concern sa kanya. Opo, kasi sir, alam mo sir, sa mga babae, big deal yun. Yung bang magpapasundo, tapos hindi mo susundo. Samantalang naliligaw ka pa sa kanya, susungkitin mong buwan. Diba? Abuti mo yung langit para pakita ng pagmamahal. Tapos nung kasal na kayo, papasundo siya, hindi mo susunduin, muntik pa siya ma-rape. Pero sir, ibang, sandali lang sir. Opo. Pero ibang tao, kaya mong sunduin. Sir, ang sakit nun. Kahit na sa ating malalaki, ginawa yun, balik tayo natin, na yung ating asawa, halimbawa, hingi tayo ng pabor, ayaw tayong bigyan ng pabor, pero ibang tao, bibigyan ng pabor, ang sakit. Diba? Diba sir? So, willing ka ha? Opo sir. Ma'am Telma, kung saang lugar mo gustong nilipat kayo na napakalayo doon sa kanya mga parents. Nga, sabi ko kahit tumira ako sa nanay lang, niya. Okay ba 'yon? Sir, kahit na sa nanay. Sa nanay niya, sir. Di sana noon pa niya sir ginawa, ang dami nang nangyari. Pero ngayon, ma'am, nakikiusap hindi lang po kami si Nanay Carmelita, nakikinig pa rin ho. Pwede ba ma'am o doon na kay titira kay Nanay Carmelita? This time naman, palita naman. Doon na kay Nanay Carmelita. Wala na talaga? Maski natitira kayo sa malayo? Hindi sir. Dapat noon niya pa sir ginawa. Too late na? Wala na sir. Okay. Ninsan, ano tinigin mo? Oo. Sayang. Ako, siyempre, nanginayang ako. Hindi na maagapan. Oo. Too late the hero. Mm-hmm. Kumbaga, kumupas ng pagmamahal. Gumive up na si Mrs. Eh, ano yung sinasabi niya, ma'am,
one day, isang araw, pagising niya, sabi mo raw, eh, ayoko na sa'yo dahil may boyfriend ako. Sir, nung bago pa lang po kasi sa abroad, wala naman, inaano ko lang po kasi siya. Tinitin ako po kung anong gagawin niya. Kasi, nung bago pa lang ako, sabi ko, pag tumawag ako sa inyo, sagutin niyo agad. Kasi yung time ko, kasi di ba 5 hours po yung ano natin, difference. Sabi ko, ako pa po yung nag-giveaway, ako pa yung, parang ako pa po talaga yung humahanap ng way para makausap sila. Dapat sila, kasi yung work ko kasi magkaiba, ang hirap. Ako pa po yung nag-a-adjust. Sabi ko, may time ka naman, mayroon ka rest day dyan. Ako wala talaga. Sabi ko, 3 to 4 hours lang lagi tulog ko. Sabi ko, pag tumawag ako, sagutin mo agad. Hindi, ang dami pang rest, inutusan ako ni mama, ang dami ko pang ginagawa, inutusan ako. Ang hirap, sir. Sir, ako mahirap yung sitwasyon mo. Kumbaga, yung galit niya na dumami at dumami, kinimkim niya. Talagang nagkapatong-patong na. Puno na yung salog, kumbaga sa... Hindi na puno, umapaw-apaw umapaw. Na. Well, kung gano'n, time will tell na lang. Siguro, sir, ang pinaka-ammunition mo na lang ngayon is si Nanay Carmelita, yung mother niya. Subukan mo. Baka may magawa. Apo, sir. Kami, sir, naiintindihan ko sinasabi ni Ma'am Telma, pero siyempre, nakita mo naman ginagawa namin lahat. Sana. Pero malay mo in the future, 'di ba? Pero wala pa naman palang Ma'am Telma, si Mrs. May pag-asa pa ba? Wala na talaga. Kahit konti, wala pa bang natitirang kunting space na yung kunting space na pwedeng palakihin ng palakihin hanggang sa makapasok siya ulit sa buhay mo? Sorry sir, pero wala na talaga. Said na. Okay, sige. Respect naman na tayo.